Nagbabalik po ang Kada Umaga. Kagabi nga po ay ikinagulat ng buong showbiz industry ang pagpanaw ng batikang aktres na si Miss Jacqueline Jose. Sa mga oras na ito ay wala pa pong kumpirmadong cause of death. Si Miss Jacqueline Jose ay pumanaw sa edad na 59 years old. At napapanahon ang ating usapan ngayon dahil ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pagtanda. Ang mga tips kung paano maging safe, healthy at maiwasan ang aksidente sa ating mga elderly sa pamilya. Tulad ng ating mga nanay, mga tatay, lolo at lola. At kasama na nga po natin ngayon si Dr. Agnes Cubillas Torres, geriatrician, a doctor po. Good morning, Doc. Good morning, ma'am. Good morning po. Good morning, Doc. Kasama rin po natin ang napakaganda, napaka-sexy at healthy na nanay ni amiga na si Mama Adriana or Mama Dri. Welcome back to Kada Umaga, Mama Dri. Good morning. Batiin mo sila, Mama Dri, in Portuguese. Bon, ano nga ba yun? For Mama Dri. Ay, wala palang microphone. Hello. How do you say good morning again, Bon? You say bon dia. Bon dia. Dito sa Kada Umaga, Mama. May bagets na nanay. Oo nga. For the record, eh, hindi naman po senior citizen si Mama Dri. But we also want to know her opinions on this matter. Kasi lahat naman tayo papunta na doon. So what steps she's doing para to continue her being strong and healthy. Diba, Doc? Kamusta po? Magandang umaga. Magandang umaga naman po. Thank you so much po. At nandito tayo para mai-advocate natin yung mga paano ba natin mapapanatiling healthy ang ating mga nanay, tatay, lolo at lola at iba pang elderly sa pamilya. Oo, relate na relate ako dito sa topic na to. At timely rin po dahil si Miss Jacqueline nga po passed away at age 59. Alam naman po natin na iba-iba naman ang case ng bawat tao. Pero, Doc, sa inyong pagkakaalam po, ano po ba ang average age or lifespan ng isang Filipino? Sa experience po namin, umaabot pa po tayo ngayon sa ages 70 to 80 at marami pa rin po ang nakakaabot ng 90 years old for the Filipinos. Mm-hmm. Especially because of the changes in the management at mas nag-i-improve na yung medicines kasi natin at naaalagaan na silang mabuti. Mm-hmm. Kaya umaabot na sila sa ganung age, 80s to 90s. O si JPE nga, di ba? 100 years old. At mukhang napakalakas pa and very clear pa pag-iisip. Yes. Bukod po ba sa sakit, ano pa po ang mga kadalasang cause of death ng ating mga seniors? Number one pa rin yung mga sakit. Ang number, yung iba hindi na nai-investigate because they die in their homes, in okay, their sleep. Okay. Kaya hindi na nakakapag-investigate minsan ng mga doctors kasi hindi sila napapacheck up regularly. Okay. So mahalaga yung check-up para maiwasan natin yung mga reversible causes of possible sickness and death. Mm-hmm. So we've talked a great deal about sickness also dito sa ating programa. Pero ang hindi pa natin natatackle, Doc, kung gaano kahalaga to make our home safe para sa ating mga elderly members of the family. Gaano kalaki po ba yung contribution ng mga aksidente sa pag-deteriorate ng kanilang mga condition at kalagayan? Malaking bagay yung safety ng ating environment, mm-hmm, most especially the homes, kasi doon natitinga or doon napupunta mga elderly natin na iwan sa bahay. Mm-hmm. So kalimitan dapat yung mga hagdanan, mm-hmm, mga ilaw, mga basa sa sahig, yung mga nakakalat na mga gamit. These are usually very important to note kasi very prone silang madapa, mabagok ang ulo o maaksidente, maputulan ng mga buto. Mm-hmm. Ako po, Doc, yung parents ko, they're already in their 80s and yet they live all the way in Tagaytay and they're practically alone. They have one helper. He is not a medical professional in any way. Is this still a good
decision to make for them. Kasi ayaw talaga nilang umalis no matter what you do. Dapat kailangan natin nababantayan sila. Mas regularly natin silang binivisit. Of course, they don't want to leave their homes. Pero let's make an active effort. Bisitahin, kausapin, tawagan. Mommy, how are you? Mommy, labas tayo, mag-date tayo kahit busy tayo sa mga work natin. Yung mga apo, bisitahin sila. Samahan mag-breakfast, lunch, and dinner. Kasi tumatanda sila, we don't know until when they are still with us. Yes. And we have to make time for them talaga. Especially laganap ang depression sa mga elderly people. Sige, pasensya na po, alis na po ako. Puntahan kasi, pero ano po, kung hindi natin sila ma-convince talaga na umalis na kanilang mga homes, how do we make their homes safer for them? Kasi talagang ayaw mo naman pagmulan ng away, di ba? Siyempre, you want the relationship, you want to preserve, that's the most important, your relationship with your aging parents. Yes. So, ayaw mo naman silang salungatin or kontrahin. Kaya, paano na lang natin magiging gagawing ligtas ang kanilang kanilang homes? Yeah. Number one, ilagay natin yung rooms nila kung pwede sa ilalim ng ground floor. Mas advisable na hindi sila nasa second, third floor. Mas maganda ang mga elderly nasa ground floor para iwas hulog sa mga hagdanan. Opo. Maganda rin po sana sa mga banyo nila, mailaw, maliwanag, nakabukas lahat ng ilaw. Pwede sa iba't ibang areas like kitchen, dining room all the time. Kasi pag lumalabo ang mata, mas madaling mag-fall, mag-trip. Kaya mas maganda na well-lighted yung area. Mm-hmm. Tapos sa mga banyo, pwede natin lagyan ng mga grab rails. Yes. Para pag madulas man sila, they can easily grab onto something to prevent them from falling. Mm-hmm. Isa pang pwede natin ma-recommend, if magugustuhan nila, CCTV. CCTV just para so that we can see where they are, if they're okay, if bumangon ba sila from their bed, nahulog ba sila nung midnight, at ma-alert tayo kahit na busy tayo sa mga lives natin. Pwede rin po yung mga bell. For example, the house is very big and hindi makita from the room. Pag narinig ng helper ang bell na may problem pala, natisod or may sumakit, hindi makatayo, ma-alert agad yung mga nasa household para mabigyan agad sila ng tulong. Si Mama Dri po kasi, she is super young, super strong, young super healthy, but she lives alone. Yes. Mama Dri, is this are there concerns on your part about the fact that you live alone? Sometimes yes, I feel a little bit scared. But I take care of myself, so I do exercise, I do a health diet. Mm-mm. But yes, sometimes I feel scared. Like the other day, I did a lot of exercise the other day and the day after. So I had some cramps in my legs. You had cramps on your own? Yes, my legs. How did you overcome it? So what I did, I lay down in the bed, and my cats approached me. So they, they in my legs. So they pulled it. Yes, they did. I have my cats. I think it's important the fact that she's very active. Correct. Actively moving. Yeah. Oh, so example lang, she's an example of a mom who's active. Yeah. Pero hindi kasi lahat ganon. Kailangan natin ito i-advocate. Yes. Ano bang ginagawa mo, Mama Dri, para matularan ka? Uy, tinagalog ko na kasi Mama Dri. I can understand konti lang. What kind of activities do you do to keep yourself workouts, strong and healthy? I do workouts every day. Almost every day I'm trying. Yeah. And you swim? Yeah, I swim. I like to swim too. She likes to swim. I like to Dance. Lakad-lakad sa labas. Yes. She really walks around. Yes. I think it's important to walk. That's very As a matter of fact, yun na nga, I was about to say na kahit 30 minutes lang po ng paglalakad, para sa ating lahat, even for our older adults, they can just do a 30-minute walk every day and that will make, tama po ba, Doc?
Ako na yung nag... ako yung nag-advise ka yung doktor. Tama po ba? Gaanong ka-helpful po yung kahit 30 minutes ng paglalakad lang? Okay, actually kahit 10, 15 minutes of walking in the morning. Stretching when you wake up, taas kamay, stretch ng mga buto, mga legs, walking around the house. Pero mas maganda sana yung fresh air in your garden. Sunshine. Get enough sunshine. Move around. Sit down when you're watching TV or when you're writing down. Mas gusto natin nakaupo, naglalakad, kesa lagi nakahiga. Mas mahina ang katawan pag laging nakahiga. So we want to avoid that. Eto, Doc, usually kasi sa mga elders, gusto nila yung mga nagliligpit-ligpit, linis dito, punas doon, kahit mataas. AKA. Based on my mama's experience. Ito na, meron siyang nililigpit sa taas, tapos umakyat sa upuan, nahulog. So ano pa po ba yung ibang kailangan iwasan ng mga mommies dyan, mga lolo't lola, mga tatay? Yes. How old na ba si mama? Si mama, 1958. So ilang taon na yun? So, mga 60-something. Mga 60-something. Senior na. Ayun, yeah. Senior na po. Hindi po, minsan kasi hindi nila... sinadalawa ni tatang. So, minsan kasi hindi nila naiisip yun eh. Kasi gusto nila malinis. Move around. Diba? Kasi nga, meron silang denial of reality. Please. So, that's the same for all our parents. Natawa si mommy. Ayaw nilang mag-change yung kanilang dating ginagawa. Correct. Actually. Bakit, Dok? Ba't mahirap nilang tanggapin? Kasi... ganun yung kinalakihan nila. Oo nga. Ganun yung ginagawa nila every day. From working, now they are retired, they still want to continue to work inside the home. And as a geriatrician, it's very healthy to recommend they still continue. You allow them to continue the things they want to do. Less away. Hindi kayo masyado mag-away. But with supervision. Oh, mommy, pwede kang maglinis basta magre-rest in between. O mami, pag medyo sumasakit, nagka-cramps na yung legs, tulungan na lang kitang ipatong sa shelf. We don't want to tell them, bawal. Naku, lalo kayong mag-aaway nun. We want to encourage them to do it safely. So kunyari, mami, sige, okay lang maglinis ka ng bahay, basta si ate tutulungan ka kapag may mga basa-basa. Or ito yung gagamitin mong chair, mas stable para maiwasan ka mahulog. Have someone on an eagle eye looking out for them. Well, they're still independent on their own. Ikaw, tatanda rin tayo. And when people tell you, bawal ka na mag-walk, bawal mo na magpunas, mas magagalit sila. We want to maintain their independence with safety precautions. Totoo ba yung mommy dream? Nagagalit ka ba? Do you take offense when amiga tells you to do don't things? Don't do that. Sipika kung hire mo kung doon sa parang fazes coisas. I don't feel my age. But when she tells you to do things, do you get offended? Yes, of course. Oh, see? I'm still young. No, you can still do I'm turning 57 in 1 month. Yes. But in my head, I'm 30. So, our mothers and fathers, I'm sure they feel the same way. Yes. Talagang ayaw rin nilang maisip na tumatanda na sila. I think the important is to always be active. Yes. If you do exercise every day, you have a good diet and that's exercise, you can be as young as a long time. Right. So, healthy aging. Yes. And avoid stress. Mama Dri, how do you maintain your mental health? You talk to amigales? I like to have friends. I like to go out. I like to be with my cats. You know, more active than amigas. I think we have to stress less. I was living in US before. A lot of stress. I started having high blood pressure. Yes, because of the stress. High blood pressure. Why am I having this? Yeah. So when you went to the Philippines, it improved. Improved, yes. Because of less stress. Yes, no more high blood pressure. Because you're going away from the microphone. Like this one. Ayan, mag-away na yun, mga
mamaya. I mean, walang makikinig sa'yo. Kami lang. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyumago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!